Ayan, good morning po. Ayan, blessed Sunday po sa lahat. At kumusta po tayong lahat? Ayan, ito po ngayon po ay maaga-maaga pa ito. 5, wala pang 5:30. So, wala pa po. Hindi ko pa nakikita yung siguro yung may sunrise na, no? You know? So, dito tayo sa rooftop at itutuloy ko yung paggagawa natin ng ating aloe vera naman ngayon yung ating ina-arrange. So, ayan sila. Na-alinis ko na sila ka. Nalinisan ko na yung tinanggalan ko na sila ng mga patay na dahon. So, yan na sila dyan. Okay na, maganda na yung kanilang mga ano o tayo. Parang ano, parang yumabang uli yung tayo ng mga aloe vera natin dahil pumipintog na naman sila. Madidilig-diligan na siya. So, ayan po. Samahan niyo po ako. At itutuloy po natin yung pag-arrange ng ating mga aloe vera dito. Kasi itong mga aloe vera na ito ay nakapasok na po yan ng kulay green. Marami po sila dyan. So, samahan niyo po ako. At itutuloy na natin ito. Ang ating mga aloe vera. So, tingnan natin kung pwede natin gawing pera yan. Kasi napakasipag po yan mag-seedlings. Marami po yan seedlings. Para siyang nanganganak. Na parang nanganganak na makikita mo na may mga tumutubo maliliit sa mga baba sa paso, kaya ang bilis nilang dumami. Kagaya po nito, oh. Hindi ko alam kung anong klase aloe vera ko to, kasi ganito siya, oh. May mga anak siyang ganyan, oh. Ayan, oh. Marami na naman siyang ganyang anak. Kaya hindi tayo mauubusan dito ng aloe vera, kahit maibenta natin yung mga aloe vera dyan. Ayan, marami tayong mga anak na maiiwan. Ganito sila kaliliit pa, oh. So, pag inilagay ulit natin sa paso yan, ay magiging puno na naman yan. Kaya ganun. Ayan, dami po dun sa kabilang side, sa may kabilang rooftop. Ayan, dun sa may kabilang rooftop namin. Yun lang, hindi pa natin nagagalaw kasi gusto ko maging maayos muna itong kabilang ito bago ako lumipat dun yun. Lahat pong na mga paso dun ay aloe vera na pong tumubo. Halos lahat. Dun sa side na yun sa dulo ay puro aloe vera po ang nakatubo dun. So ayan, ito muna unahin natin. Dito yun, dito lang kasi napakarami pa po dito sa lapag dyan. Doon sa kabila nitong hagdan, meron pa po dyan maraming paso aloe vera. So ayan, medyo nahihirapan tayo maglagay ng ano ng ating stand. Ayan, sana huwag malaglag ang aking cellphone. Ayan, medyo madilim-dilim pa po ano, at ay ano pa lang ay 5:30, wala pang araw. So ayan, ito po muna ang ating ayusin ito. Ayan, napakarami, oh. Grabe. Napakarami. Ipapasok po natin muna yung mga yan bago natin uli kukunin yung mga nandun po sa kabila, sa likod ng hagdan. Yung bakal na to ng hagdan.
Yung sa kabilang side po niyan ay ano, ito kasi medyo magulo pa dito. Puro aloe vera pa po yan. Ito. Yan, dito. Ito pa, hindi pa natin ito tapos. So, ayan. Ganun sa baba. Oh. Ayan. Kalat, oh. Puro aloe vera pa po yan dyan sa ilalim. Tapos, itong isang to, na ibaba na po natin doon yung dalawa. So, ibaba ko na rin ito. Hanapan ko ito ng balde. Balde na paglalagyan doon sa baba. Bababa na rin natin siya para nandoon na yun sa baba. Kasi nandoon na po itong dalawa niya to. Hindi ko na po naipakita sa inyo yung pagbababa ni JM kahapon. Pero naandoon na po sa baba yung dalawa. So, bali ito, pangatlong puno natin yan. Bali, apat siya kasi mayroon tayo maliit dun sa baba din. Tsaka ito, mayroon pa dito aloe vera. So, madami pa tayong aayusin aloe vera. So, umpisa na po natin dito. Kukulangin tayo ng paso na green. Yung pasong green namin na yan, hindi siya lumutong kasi ano siya, matibay yung pagkaka-plastic niya. Hindi siya yung plastic na lumulutong siya. Hindi siya ganun. Matibay. So, kahit matagal na siyang naka-stack dito sa taas, hindi siya lumutong. Kaya pwede natin ibalik dyan yung mga aloe vera na maayos natin. So, yan. Tara guys. Samahan niyo ako. Ang problema, wala akong bangkito dito. Nahihirapan po ko, wala akong bangkito kasi ay, ang hirap umupo. So, tingnan natin itong plastic na bang, ano na ito. Tayo na nga mga kabili ng bangkito. Tingnan natin ito kung uubra ba ito upuan. Nakakangawi. So, ayan, medyo okay siya. Kaysa wala. So, lalagyan natin itong dalawa. Lagyan natin ng ibang paso. Gaya po nito. Hindi na siya nakakatayo. Gawa na mas malaki pa yung puno ng aloe vera kaysa sa paso. Kasi dati, yung itinanim ito ni Rich dito sa mga paso, kaya ganito kaliit yung paso niya. Kasi ganito lang sila kaliit dati. Ito mga seedlings na ito. Ganito lang yung sila dati kaliliit nung itinanim sa mga paso na ito. Kasi nung pandemic po ay nag-online selling po kami ng mga halaman dahil nga may naggumagawa po kami ng mga paso, yung ceramics. Meron tayong maraming paso dyan sa baba, makikita nyo. Lalagyan din po natin yun ng halaman dahil ang dami po natin stock ng mga paso dyan. Mas may dog ceramics yung ginawa at ano po namin manufactured namin nung pandemic, kaya nag-online selling po kami ng mga paso, tapos pati po halaman. Kaya ito, mayroon kami mga ganito, paso-paso na ano, na aloe vera. Tapos order namin dati online to. Tapos dinideliver nung anak kong pangalawa. So, yan. Mas malaki na yung ano ba yun, aloe vera kasi sa katawan niya. So, lagay muna natin siya dyan. Tingnan lang muna natin siya kung ano. Yan, namumuna siya natin dyan. Tumubo. Ito yung magkagulo ah. Ito na mga sila sa taas. Ito na natin sila yung orange. So ito. Patala na natin ito na. Patala na kami. Patay na budahon pala. Ilisin ito. Tapos saka tayo ngayon mag-iikot ng mga pwesto ng halaman at papapwesto natin itong mga aloe vera kasi mahal din po pala ito, hindi lang basta-basta. Ang hirap po kaya magpatubo nito. Alam niyo po, ang tagal-tagal ko dati nagtatanim ng aloe vera, hindi siya mabuhay-buhay. Kung saan-saan ako naghahanap ng pantanim na aloe vera. Tapos nung one time pumunta ako sa bahay ng kapatid ko, nakakita ako doon ng aloe vera sa loob ng bahay niya. Ayan.
Kaya humingi po kami ng ano, ng isang seedlings lang yun. Yung isang puno lang yung humingi ko doon. Tapos ipinatanim ko po kay Rich. Si Rich po ay napakalamig ng kamay nun sa pagtatanim. Pinatanim ko sa kanya yung aloe vera. Hanggang sa lumaki siya. Lumaki ng lumaki. Kasi hindi namin napapansin. Dumadami siya at nanganganak. Kaya ginagawa ni Rich, tuwing nanganganak siya, ililipat niya na naman ang paso yung mga anak. Parang hindi, ilang buwan lang eh. Parang ilang buwan lang siya. Nililipat niya na ng paso. Tapos napansin na lang namin one time. Puno na yung isang patunga namin doon sa may kabilang rooftop. Yung isang hilera, napupuno na pala ng paso ng aloe vera. Tapos, siksikan. Sobrang siksikan na sila sa isang paso. Grabe ko. Pag nung hiniwahiwalay ni Rich, so yun nga, nakabuo kami ng ganito mga paso. Mahigit 50 itong pasong nabili namin na kulay green na ito. Napuno niya pala ng aloe vera. Ito. Tapos, yung mga ilang buwan lang, napansin na naman namin, itong mga ganito namin, puno na naman siya, siksikan na naman sila. Ay, grabe, parang ang bilis nilang mga anak. Ang bilis mga anak niya itong aloe vera. Samantalang nung una, dati, hirap ako magpabuhay. Tapos ngayon, namunsumi na nga kami na, ang dami-dami na nila. Minsan, pinatapon na lang na Rich kasi nga, wala na kami mapaglagyan. Binabasura na niya yung mga ibang seedlings. Dahil syempre, di ba, nag-lip na yung pandemic, wala na, parang naghina na rin yung plantitas. Eh, hindi na rin siya na ibenta ng wala na rin masyadong nag-o-order ng mga plant. Pati yung mga sansevieria namin, isang puno lang yung binili namin yan eh. Ang mahal ng pagkakabili na namin ng isang tangkay lang yun, 150 namin nabili. Tinanim ni Rich dito, tapos mga ilang panahon lang din, napakarami na naman ang nilalag. Ang bilis nilang nagtubo anong sansevieria namin, nakakarami na kami ng po-order. Kasi inilalagay ko siya sa ulo ng group. Yun po yung malaking paso na yan, yung malaking paso na yan, yan yung may mga mata. Si Groot po yan. Inilalagay po namin dyan yung mga sansevierian pag order. Depende po sa order ng buyer kung anong halaman po ang gusto nilang ilagay dun sa loob ng Groot. Kasi mayroon kami dating Vietnam Rose. Maganda yun kapag umaga, bumubuka yung flower niya. Tapos, mga bangatang hali hanggang pahapon, nagsasara na uli siya. So, kung sino po nakaka-imagine yung Vietnam Rose po yun. Siya yung nilalagay namin dyan pag yun ang order ng bayad. Diba? Depende po sa order nilang halaman kung ano po ilalagay sa taas ng group. Minsan mayroon nag-order ng cactus, ilalagay dyan. Tapos mayroon po kami isang halaman na parang kulay green siya. Tinapon ko na kasi kahapon. Kulay green yung dahon niya na may stripe siyang white. Yun, maganda din siya maging buhok ng group. Yun, mga ganun pong mga order sa amin. Yun, may ganito, yung aloe vera. Yung iba naman aloe vera ang pinapalagay sa loob, ulo ng group. Yung buhok niya. Kaya, yun po ang nag-survive sa amin. Tinan mo, diba? Kahit saan lang siya, parang bumuputok lang na ganun. Tapos tatalsik lang yung mga seedlings. Yan, lalagyan natin itong mga paso. Sayang naman po itatapon ng Pilipino ito. Kailangan nila magsiksikan dyan kasi hanggang sa mai-transfer natin sila ulit sa iba. Medyo malaki na. Kailangan nilang magkasyahin muna sarili nila dyan sa maliit na paso. Sana okay lang sila.
sana okay lang ito. Sana okay lang sila dito sa kinang pagtatanim ko. Bagong gising pa po. Pag-gising ko ay ano, diretso na pa kami sa rooftop kasi ayoko nga mainit. Aga po ko talaga nagigising kasi nasanay po ako sa ano, sa diet na maaga kami nagigising na rich kasi magpiprepare na kami ng pagkain ng aming baboy. Dahil alas 6 pa lang, nagngangawaan na yung mga kababuyan namin. Kaya kailangan gising ka na ng maaga. Kung hindi, mabugula hubog ang mga kapitbahay sa ingay nila. Grabe, lalaki na nito. Paano ko ito isasalpak sa maliit na paso, no? Paano ko ba ito isasalpak sa maliit na paso ito mga ito, eh? Ang lalaki na nila. Siguro sa malaking paso natin sila. Ito yung mga maliliit na ito. Isiksik natin. Isiksik natin dito. Sana mabuhay. Ay, tag-ulan naman ngayon. Ay, tinay nyo. Pumambun-ambun na naman. Pinagluloloko ako ng panahon. Pag nandito ako sa rooftop. Ayan. Maambun na naman siya. Pagka nasa baba ako, wala na maambun. Diba? Pinagluloloko ako eh. Dami ko kailangan gawin. Pwede natin dito matapos-tapos kasi ganyan po ang panahon dito ngayon. Sana okay lang sila sa ginawa ko. Pinagsisiksik ko sila dyan. Kailangan nila magpagkasyain ang sarili. Kailangan nila pagkasyain muna ang mga sarili nila. Kasi wala pa tayong paso. Sobrang dami po kasi. Hindi ko kasi alam kung saan ko ilalagay ito. Tinong, kung ilalagay ko sila maliit na paso, mas malaki pa yung katawan kaysa dun sa paso. So, ang gagawin natin dito sa malaking paso natin. Ano ba naman itong ambon na to? Ambon ka ba o hamog ka? Nababasa yung ano ko, binti ko ay. Pero ambon yata ito. Nagluluko ako na ito. Ano? Luwasin ko na nga itong ano, luwasin ko na nga itong ugat na sa panghabaan. Nag-uugat din yata ito. Pagka namatay siya, wala akong magagawa kung di mamatay siya. Ang importante, sinisave ko sila. Sinisave ko sila ngayon sila namatay. Kaya, pilitin yung mabuhay. Ampun nga, ano ba yan? Huwag ka naman mambun na. Trabaho tayo eh. Magsisimba tayo mamaya. Wala na naman tayong gawa. Pero matibay po sila sa init, itong mga aloe vera. Kasi wala namang nagmamalasakit na magdilig sa kanila dito sa rooftop namin. Tapos ang tagal daw ng init dito, sabi ng bayo ko. Grabe daw ang init dito sa Antipolo. Pero sila, nabuhay pa din. Nakasurvive sila, ibig sabihin, kaya nilang magstay na matagal nang wala silang tubig. Kasi dapat ito, yung mga aloe vera na ito ay ano, wala na. Kasi nga, wala naman dito nagdidilig. Pero imbis na nawala sila, lalo pa silang dumami. Kaya ibig sabihin, itong aloe vera na kaya nila mag-stay nang wala silang dilig-dilig. Walang, o tingnan matay lang yung mga dulo ng daon, siguro nasusunog. Pero buhay pa din sila. So yan, pagkakasyahin natin itong mga ito dito kasi patayin pa sila.
bubunuti na lang natin ito pagka may nahanap na tayong pwesto. At isasalin natin sila sa... Ito po yung kanilang mga siblings. Oh. So, lalo. Tatanin natin sila sa black bag. Isisave na din natin itong mga ato. Mga maliliit na seeds, siblings. Dito. Yan, sa mga gusto pong umorder dyan, dito lang po sa Metro Manila, dito lang po sa Metro Manila, pwede po tayo mag-deliver. Mayroon naman pong GNT, yan, na pwede natin pag-anuhan, pagpadalhan. Ibubok natin sa mga lalamove. Kaya sa bayaw po kasi mayroon dyan man dyan motor. Pwede niya ihatid. Ayan, message niyo lang po ako sa aking FB page. Ayan, Aldous Eagle din po. At ilalagay po natin yung mga contact number natin dyan sa description pag tayo nag-upload nito. Para kung sa mga gusto pong umorder ng mga tanim natin, yung aloe vera, ay pwede niyo po akong i-message at tawagan sa ating contact number. So, yun, no? Para naman magamit natin na ito, makapag-umpisa na tayo ngayong makapag-ikot at makapag-tuloy ng ating charity. Parang naninibago po ako na ano. Alam niyo po, ay 1 week pa lang ako dito sa bahay, pero naninibago po ako na hindi po ako nakakapag-ikot. Kasi, ayoko pong umikot dahil syempre, hindi naman po pwede na mag-iikot ako dyan na wala man akong bit-bit. At saka ayoko po nung nag-iikot, nagbablog po ako nang wala akong may abot dun sa aking ibablog. Kasi ang tao po ay, once na pinutukan mo sila ng camera, syempre nag-i-expect na po yun sila ng kahit kunti pa, mal na may iabot mo sa kanila, diba? Kunting tulong na may iabot mo sa kanila. Kaya nahirap po mag-vlog nung wala ka man lang bit-bit. So sana maging pera itong mga gagawin yung mga aloe vera natin at pambibili natin ito ng grocery. Kaya may abot man lang natin na pambigas-bigas dun sa ating mga pupuntahang lugar. Gahanap tayo ng paraan kung paano tayo makumita. Kailangan natin kumita para tayo may pang-ayuda. Sanay naman po ako dun sa ano, yung nag-ikot-ikot. Saka gusto ko po talaga yung nag-ikot-ikot ako kasi hindi lang po yung tutulungan ang aking nakikita. Nakahanap po ako ng mga pantanim. Mga magahan, makakahanap po ako ng mga pantanim na gulay. Kasi lagi gusto ko magtanim dito ng gulay. Maghahanap tayo ng mga pantanim na gulay para mapuno ulit natin ito ating rooftop. So medyo kapusin ako sa ano, lupa. Mayroon ako dito mga lupa. Nilalagyan po ito ni Rich ng bato yung na yung lupa kasi parang pinaka bit ano nila sa ilalim ng pasok. Para pagka nagdidilig, nasasala yung ano, nasasala yung lupa, hindi siya bumabagsak. Inaano ng bato, sinasalo. O, tinan nyo naman po, ang laki-laki ng katawan. Kaya siya tumutumba, kasi ang laki ng katawan ng ano, ang laki ng katawan ng hindi na siya naawa. Hindi na siya naawa doon sa paso. Ang laki ng katawan niya doon sa paso. Kaya tumutumba eh. Ito, tanggalan na natin ng ganito. Dati nga naalala ko ay nagdala ko nito dun sa ano, kung sino po mga talaga nakasubaybay sa amin nung nagsimula kami mag-vlog sa Dait. Nung pumunta po ako ng Dait at nakatira po kami sa farm nila Ate Edna. Yan, sa mga talagang solid supporters po na nakasubaybay sa atin.
since nagpunta tayo ng diet, nagbitbit po ako ng mga aloe vera pantanim dun sa farm nila Ate Edna. Dami ko pong tinanim dun ng mga aloe vera. Pero hindi po siya nabukal. Halo kakalungkot. Wala pong nabuhay na aloe vera doon. Sa dami po ng binitbit ko doon, pinatanim ko siya kay Rich. Hindi siya nabuhay. Sayang naman ito pag pinutol ko. Maano yung siblings niya. Pero kailangan ko siyang sentensyahan. Kailangan ko siyang putulin. At may ugat pa naman siya sa pangalawa. Kailangan natin ito putulin. Pero may ugat pa naman siya. Sana magbubay. Sa Saudi po, nung ako ay nasa Saudi, hirap na hirap din kami maghanap ng aloe vera. Kung saan kami kukuha. Pero dun sa dati kong naging boss sa Bahrain, ay grabe naman po ang aloe vera dun. Parang gabraso ang mga dahon. Yung isang peraso pa lang kasi laging kumukuha kami ng ganun dahil yung amo ko, ginagawa niya itong biniblend. Tapos ginujuice niya at iniinom. Iniinom niya po yung aloe vera. Tayo nga, hindi. Iniisip natin, lason ito pagka Pero doon kasi, siya, iniinom niya yung, lagi niya ako pinagagawa ng juice na aloe vera. Tapos gagawin niya, inumin. Kaya doon kami kumukuha sa Bahrain. Grabe po naman ang aloe vera doon. Ay grabe. Wala pa po yung 6 o'clock. Ang init na. Tumirik biglang araw. Mabuhay ka, mabuhay ka. Mabuhay ka. Ay, kawawa. Ayun po ang pipi. Bigat pala. Ang bigat ko talaga. Ang grabe. Ang bigat. Ang bigat. So, ibig sabihin, kapag ganito ang ng aloe vera, no? Pag ganito yung aloe vera, hindi naman sila kailangan, hindi sila nag-i-ano ng lang lupa. Kasi ito naman, nagkasya sila dito. Kakaperas lang yung lupa. Kaya nabubuhay sila sa air. Nabubuhay lang sila sa hangin. May kunting lupa lang sa silang nadidikitan. Buhay na uli sila. So, blessing itong mga aloe vera dito. Blessing. Blessing ito. Ang anak. Ang bilis magtubo. Sana maibenta natin ito. Magkano kaya natin ito magbenta? Makakailang kilo kaya tayong grocery? Ay, makakailang kilong bigas kaya tayo dito? Dito po sa Tipulong, malang bigas. Sabi ko, oh, grabe. Kahapon nagtanong ako ng bigas. 60 pesos isang kilo.
imbes na kalahating kaban yung bibilhin namin, naging 10 kilo na lang. Kaya doon sa dait kasi, magkano ang bigas na kalahating kaban ay 1,350. Dito po sa Antipolo, nagtingin ako, 1,600. Kaya imbes na kalahating kaban ang bibilhin ko, 25 kilos, naging 10 kilo na lang. So, ayan, puno na siya. Puno na tayo, mga kalingap. Ayan, oh, puno na dito, oh. Oh. Masisilawang kayo sa araw. At nag-sunrise na po, oh. Ayan, oh, puno na dyan yung aloe vera. Grabe. Ayan, tayo pagpapatungan. Ito kasing kabilang side na ito. Maliit lang yung space. Hindi siya ganito. Hindi siya kasing lapad niyan dyan. Ito kasya lang talaga yung balde na makaano, pero ipag isisingit natin siya dyan. Kasi mayroon pa dun. Talagang ang ganda niyang tingnan. Oh, grabe. Namumuano siya yun. Na talagang ano. Tumang puno yung sa paso talaga. Oh. Nakatatlong sako mo ano lang ako dito. Ayun, tatlong sako na tayong tatapon ng basura. Mahal pa naman dito patapon ng basura. 20 pesos ang sako. Kasi bubuhatin niya ng mga bata. Mga bata kasi ang nagtatapon. Bubuhatin po nila yan hanggang doon sa highway. Kaya parang ano na lang din mga bata yun. Pagbili-bili sila ng pangkain nila. Ako nagpatapon ako ng basura. 2 sako. At kalahati. Kaya nagbayad tayo ng 50. 2 sako at kalahati yung aking pinatapon. So yan, hinapan natin ito ng space. O yan, dyan yung sumay upuan. Nagyan natin ito ng malaman doon sa upuan. Yan. Kuya, dyan ko na kaya pagsamahin ito. At po, bumababa yung aking upuan. Sumusuko. Sabi niya, huwag mo pahirapan. Tiga na nga. Dyan natin ilalagay ko sa upuan para puro ano lang sila, aloe vera. Dyan sa bakal. Ano po yan, ibang ko na pina-welding yan na rich. Yung ano na yan, para pag umaakyat kami dito, mayroon kaming upuan. So yan, buhay pa naman siya. Pero parang takot ako upuan. Baka ano, kumalawang na yung loob. So dyan natin ilalagay yung ating mga lugar na lang. Dyan na lang natin sila i-arrange para isang lugar lang. Isang pwesto lang sila, no? Tama. Ilalagay natin sila dyan. Inisin ko lang muna ng inisin. Saka natin i-arrange mamaya yan kapag natapos tayo mag-inis. Para matapos na natin ito bago pag umising ulit si Jesse Boy. Eh, hindi ko alam nyo kung mga cleanup si Jesse Boy. Mula nung umuwi kami dito ng Antipolo, lagi na lang akong bantay sa akin, nakabantay. Pagka gumigising po siya at wala akong iyak na iyak. Kasi nga namimiss niya yung daddy niya. Tapos parang takot siyang maiwan, takot siyang maiwanan ko siya. Mawala lang pagising niya at takita niya na wala ako sa tabi niya. Sigaw na yun ang sigaw. Mama! Mama! Andiyan naman yung mama niya sa tabi niya. Ayaw niya sa mama niya. Sigaw lang siya ng sigaw. Mama! Katabi naman niya yung mama niya. Kasi pinapatabi ko sa kanila sa pagtulog si Jesse para masanay.
Kaya lang, pag nagigising na siya, patutulugin ko muna siya. Pag natulog na siya, iwanan ko na siya doon sa mama niya. Kaya lang, ang masakla, pag nagigising siya, iiyak yan. No? Hahanap na yun. Aakyat na yun dito. Hahanapin talaga ako noon. Kaya minsan natatakot ako yung hagdan. Taas ng hagdan. Kaya... Grabe na rin. Kaya ng lupa, wala yung magamit na lupa. Yung mga lupa kasi parang naging ugat na lahat, kaya tatapong ko na kasi tumutuno na rin naman ang ugat. Tapos ko na yung mga ugat. Pero sarap maglupas, ay. Sarap ang binti ko. Sarap ang binti ko pagka ganito ang puso. Para sa ari ko lahat ng alay tapunto. Lahat ng bigat ko ay napunta sa binti ko. Bigat na katawan kasi. Siksik lang muna dyan. Siksik lang muna kayo dyan. Tingnan mo yung mga seedlings of dam. Dah, another tubo. Tubo na naman yun. Understand, o gabi. Abo na siya. Laki-laki ng katawan. Tinan mo naman laman nyo. Grabe na ito. Laki-laki ng katawan dun sa pasok. Kaya hindi na siya. Kinaya, bumigay na. Nalaglag na siya. Kaya yung lumot, malaki din ang tulong ng lumot sa mga tanim. Kagaya nito aloe vera. Kasi yung lumot po sa lapag, ng itong lapag, sahig, ay nakakatulong din pala para mag-grow yung mga halaman. Parang yun na rin naging lupa nila. Kasi gumapang na lang sa lapag eh. Lumapang na lang sa lapag yung mga aloe vera. Sana mabuhay kayo. Pinakialaman ko pa yung galawin. Ano? Pinakialaman ko na. Thank you.
naririnig po nyo yung nagsasalita, ano po yun, sa simbahan po yan ng Cogiloob. May malaki po simbahan dyan ng Katoliko. Kaya po yung kadal mataas po itong lugar namin. Naririnig po dito yung speaker nila. Naririnig dito yung salita. Minsan pag nag-give ano yung pare, naririnig siya dito. So, wala tayong choice kundi maglalagay tayo sa mga ganito malalaking pasok. Wala problema ko ngayon ay yung lupa. So ayan, i-arrange po muna natin sila po. Ika. Diyan natin sila ipunin. Pansitan-sitan, karami. Kaya lang, ito po kasing klase ng arego. Ito po kasing klase ng ano na ito, cactus. Ano? Matinik. Eh, mahal ito eh. Kaya sayang din itapon. Ganito lang po siya kalaki. O, nabili ko siya ng 250. Ito. Sa 9 siya ako pa ito na nabili. Kasi, siya nag-ano siya, nag-aanak siya. Oh. Mag-aanak na naman siya dyan. Kaya dumami sila kasi ano nabili. Arouch! Ang nabili ko lang dito ay ano lang, isang mother plant. Tapos nanganak. Ay, marami na naman siyang anak. Thank you.
nakaraan, ayan o, nagtubo pa dito yung poison ivy na kulay red. Poison ivy po yan, red o. Pag nadikit po kayo dyan, masakit Makati po yan, tsaka ba, para mapdi-apdi siya, kaya naano ko siya, sa puno ko siya hinahawakan. Kasi pag nadikit kayo dyan sa dahon niya, no, Makati. Tsaka para ang tagal, tagal niya mawala ang kati niya na nanunuot sa mga laman-laman. Sakit. Kaya dito ko siya hinahawakan sa baba. Kailangan di ako madikit sa dahon. Dito nagdamihan din sila dito sa rooftop. Eh. Saan ba galing ito mga to? Siguro dala ito ng ibon. Halaman. Kalam, sandal lang po linisan natin. Ito po, oh. Ito po yung halaman, oh. Nasasabi ko sa inyo green pero may stripes na white. Ang ginagawa po namin diyan, 'yan. Medyo lumabas na yung mga katawan niya sa kaso. Ito. Mayroon po yan, mayroon po yung puno, itatanggalin, himayin mo yung mga puno na yan, lalagay mo uli sa, siya po yung ginagawa naming buhok doon sa mga paso natin. Kasi mayroon po tayong paso doon na si Troy, yung unggoy na nakahubad siya, tapos paso din po siya. So dadaling, maglalagay po tayo niyan dito. Ano po? Siguro sa third floor tayo maglalagay ng ganun, hindi abot ni Jesse Boy pa, hindi niya itatapon kasi disaster yan na ipagtanaw kita, binabalibag yun, gagawin na, ito yung ginagawang buhok. Pag may mga umorder sa amin, mamimili sila ng plant kung anong gusto nila plant na ilalagay namin buhok ng mga paso. So ito oh, mayroon kami mga ganito dati, mga bumitaw na din sila sa paso. Ito mayroon ka natura, ilagay natin sila dito. Ito muna siya. Nandito siya sa binapangan na din siya ng ababera. Sabi talaga po ababera. Sabi talaga, wala akong masabi sa'yo ababera. Ito mayroon pa tayong nasig. Mayroon pa tayong mga nasig. Kasi pag pinaghiwa-hiwalay natin yan, marami na naman siya. Marami sila. Pag pinaghiwalay-hiwalay yan, maraming puno na naman po yan. Na itatanim. So huwag na muna natin siya dyan galawin. So, pag nag-arrange na lang ulit tayo sa mga paso, saka natin siya. Alagay, titingnan natin. Ito siya. Ang ganda po kasi siya maging buhok ng growth ng paso. So yung buhok. Thank you.
natin ano. Kailangan natin itanim pa. Laki-laki sa lapag. Oh, hindi ko alam kung saan ko na itatanim ito. Napakarami. Ayan, wala na akong lupa. So ito po yung nalipat na natin. Oh. Siksikan pa po yan dyan sa ano. Siksikan pa po yan sa mga paso. So mayroon pa pala doon. Oh, yung paso ng, ayun, yung balde ng ano, ng grapes. Siya ng paso. Ayan, oh. Siyang aloe vera na ang tumubo. Puno na ng aloe vera pala yung ano na yan. Orokan. Pati mga baba niya, oo. Aloe vera na din. Grabe. Ay, hindi pa ako tumatawid dyan sa kabilang side. Hindi pa ako lumilipat dyan sa kabilang rooftop. Grabe. Dami pa pala ang aloe vera. So ngayon, ito guro. Wala tayong magagawa kundi ilagay natin sila dito. No? Sayang naman ito kung mamamatay. Tiyagaan natin muna ilagay dyan sa mga paso na plastic. Sayang naman. Tapos na natin itong i-arrange yung grabe. Umuulan na po. Naabot na ako ng ulan. Ayan. Tapos na po natin i-arrange yung mga aloe vera na andito. Dito sa side na ito. Ayan. Naipon na natin siya dyan. So, ayan. Tapos na tayo dito sa taas. Ayan o. So, okay na. Okay na. At malinis na ito dito sa side na ito. Ayan. Yan o, tatlong sako, bali apat, nandun pa sa kabila yung isa, yung ating basura na ibababa. So, ayan po, ay lumalakas na po talaga ang ulan. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa akin mga video. Ayan po, tayo bababa na. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po. Ayan. Thank you very much po sa ating mga ting sponsors. Ayan. Sa ating mga titas. Ayan, hindi ko na kayo maisa-isa. At umuulan na talaga ang lakas. Ayan, God bless po. Mabuhay po tayong lahat. To God be the glory. And syempre po, huwag niyo po kalimutan suportahan ang aking kapartner Rich Falcon TV at ang inyong lingkod po, Aljus Eagle. Shout out po and God to maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye!